Sir, gusto ko malaman paano ho kayo nagsimula ho bilang maging isang vlogger, sir. Nagsimula po ako ay wala pang YouTube, wala pang Facebook. Eh, nasa ano ko na po talaga yung tumulong kasi nagtitinda po ko ng ice cream at perbetero po ako. Kung ano po yung makikita ko sa lansangan, talagang binibigyan ko na, minsan binibigyan ko ng tinatay sa asosring, isang pagkain, inaabutan ko na talaga. Ngayon pa man, wala pa saan talaga. Joey the Great, Serbitierong Vlogger. Gandang gabi ko yan. Ito pong si, ano, Serbitierong Charity Vlogger. Siya po ay mag-ice cream. Mag-ice cream siya. Pag siya po ay nagtitinda ng ice cream, nagtatabi siya ng konting pera. Yung kita niya sa pag-ice cream. Tapos, tuwing Sabado po, nagpapakain siya sa mga bata. Ganun lang kasi. Malinga po ay Joey the Great, Serbitierong Vlogger. Magandang gabi rin po sa'yo, pagkidala po yung kanyang munting channel. Walang inuurungan, walang inaatrasan, ang himpilang maaasahan, tamao sa radyo, pasanggamo sa balita at paglilingkod. Makinig sa kamao sa radyo, kakampi mo ang kamao sa radyo. Sumbungan ng bayan, ikay ipaglalaban, na sa balita na pawang katotohanan. Makinig sa kamao sa radyo. Alright, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Friday edition ho ng ating pong palatuntunang kamao sa radyo dito lamang po yan sa impilan ng CIS sa Media Philippines. Nais mo ba ay totoong balita? Punto po punto at walang hakahan. At syempre ay ho'y mapapakinggan sa ating pong mga kapartner station. Mga maiinit sa iba't ibang lugar po sa bansang Pilipinas. Siyempre nandyan po ang ating pong 93.9 FM Radyo Warainon. Magandang morning ay pagbibigyan ho nating pansin o daan na makakasama rin ho ang mga kilala at mga mabubuting mga kaibigan ho natin. Talipunan. Siyempre ito ho'y mga simpleng mamayan pero napakalaki ho ang naitutulong ho sa ating pong komunidad. Sir Joey, ikaw muna ho ang aking pong unahin. Magandang morning sa iyo, paki-unmute lang po sir. Sir Joey. Yeah. Hi, good morning. Sir Joey, kumusta ho? Saan ho kayo ngayon? Napunta ako ng airport. Kaya pong. Saan kayo ho location, sir? Sige po, tanong po. Saan location nyo, sir? Papunta ko yun ng airport. Saan po yun? Saan po ba kayo? Sa Dasmariñas, Cavite po ako. Taga Dasmariñas, okay. So, sir, kayo ho, mabilis ang tanong lang din ito, sir. Ngayon po, papunta ko. Oo. Dasmariñas po. Oo, mabilis ang tanong lang din ito, sir. Gusto ko malaman paano ho kayo nagsimula ho bilang maging isang vlogger, sir. Ay, nagsimula po ako. Ay, wala pang YouTube, wala pang Facebook. Eh, nasa... ano ko na po talaga yung tumulong kasi nagtitinda po ako ng ice cream at perbetero po ako. Kung ano po yung makikita ko sa lansangan, talagang binibigyan ko na, minsan binibigyan ko ng tinapay, saka suffering, minsan pagkain, inaabutan ko na talaga. Noon pa man, wala pa saan talaga. Kasi ako ay laking hirap din talaga ng araw. Talagang ramdam ko yung dinaranas na ng mga nabubutan sa kalsada. Kaya doon lang ako na kung kita tumulong na ating charity dati po. So, sino yung pinanghugutan ninyo, sir? Bakit kayo naging isang vlogger? Paano kayo talagang ano sa puso ninyo na maging vlogger na lang at gagamitin itong platform na ito para ho kayo ay makatulong pa?
Ang pinanguhubutan ko sa pagiging vlogger ko, kahit ako servitero, sabi ko eh, gusto kong ipaabot yung suporta doon sa mga pinaka, ano, pinaka walang makain talaga. Kasi, nung ano pa naman talaga na namimigay ako eh. Hmm. Ang pinangaano ko pa lang, sabi ko, ito siguro yung paraan para, sabi ko, para mas makatulong ako doon sa nangangailangan. Kasi, ang unang-una dito sa lugar namin, sobrang napakarami may hirap. Nakikita ko yung mga senior citizen, minsan, ano eh, di ko kayang abutan ng ice cream na lang talagang binibigyan ko kahit pa sa ano, pambili nila mga ang pinapay sa umaga. Kasi napakarami siya dito sa Cavitin, ano, nangihingi talaga talagang hindi mo maiwasan. Talagang makikita mo yung plus nila, talagang kaawaan naman gusto. Kaya, nag-ano ako sa, yung anak ko, nag-advise sa akin, sabi niya, gawa ka ng YouTube, baka sakaling na, mas mula kayo maitulong mo sa kanila. Kaya, doon ako nag-umpisa, last year na to, so, last year na ano, June 29, mag-one year na ako ngayon, June 29. Oh, gano'n naman ngayon kalaki na, sir? O gano'n na kalaki ngayon ng yung channel, sir? Ano pa lang po ako, running to 700 ang channel ko. 700,000 or 700 subscriber. Paki-unmute sir asan na si Sir Jomino? Wala yata. Ayun. Oh, 700? Yes po, 700 subscribers ko lang po. Oh, so hindi pa kayo talaga monetize pero tumutulong pa rin kayo, ano? Talaga namang ganun talaga yung gusto ninyo. Yes po. Oh, okay. Congrats sir ha. At saludo po ako sa iyo. Talagang kayo isang solpitero, sabi mo. Hinangad niyo pa rin at gusto niyo pa rin makatulong po sa mga kababayan po natin. So, thank you sir. Balikan kita mamaya pag mayroon pa po kami mga gustong itanong. Shoutout ko muna Marlene Marne Sumabit. Good morning Founder Bong, watching from Riyadh. Yan, good morning sa ating mga OFW. Update ko lang pala no, kahapon nung isang araw pala, ating pong hinawakang kaso ng OFW ay relax na sa ngayon, matapos ho na rescue na ho ng ating pong imbahada ho sa Kuwait, ating pong Polo Owa sa Kuwait. So thank you kay Well-off Officer Attorney Lynn Perez sa pagbigay aksyon na mabilis ang aksyon. At doon naman ho sa Siam na OFW na umuwi na rin. Good luck ho ha. Or meron ho kayong ticket. Good luck ho sa inyo pong pagbalik Pilipinas. Dito po sa himpilan po ng CIS Media Philippines. At tayo ho'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan po ng FM station sa iba't iba pong lugar sa bansang Pilipinas. Kayo ho'y sikat na ngayon sir. Kamusta ho sir? Hey, good morning po sa ating lahat. Good morning. Mm-hmm. Sa mahupalang umaga po sa ating lahat. Yan, mga kalingap. Bayan. Okay lang po kami dito ngayon. Magandang panahon. Sir, anong pakiramdam sir sa inyong sarili na ngayon ay napakataas na ho ng inyong narating bilang vlogger o YouTuber sir? Wala man, dati pa rin naman, wala mang nagbabago. Mas magulo nga pagka ganitong maraming nakakilala sa iyo, maraming lumalapit, maraming humihingi. Tapos may mga basher pa kumukuha niya, binaingin niya kung anong ginagawa natin. Sir, hingi mo na ako ng ilang mga mensahe mo sa mga YouTuber natin, ano, na mga nagsisimula ngayon na gustong magkaroon din o magaya ho ang inyo pong ginagawa. Ano ho yung ma-advise niyo ho sa kanila sa mga nagsisimula pa lang ho? Doon po sa mga nagsisimula sa pag-YouTube, ano, talagang minsan po napakahirap talaga magsimula. Parang nagtanim ng ano yan eh, ng puno po talaga na ano, pang matagalan. Ano lang, ipagkutuloy lang po, pagka ganyang, kasi pagka charity vlogger, mahirap po talaga. Una po, pagkulang ka ng financial, paano ka tutulong, di mo pwedeng mag-video ka na wala kang bibigay. Ay bash ka lang. Siguro po sa ano, paunti-unti, magsimula sa 2 kilo, 1 kilong bigas, kung yun ang gusto mong maging charity vlogger, huwag ka agad malaki para hindi ma-discourage. Kasi yung, ano ba yung YouTube naman eh, depende sa views yan kung magkano ang kikitain mo. Unti-unti po lalaki yung channel nila.
basta ano lang, ipagpatuloy lang po yung ginagawa sa pagtulong at paglilingkod po sa ating babae. Sa pagkakalam ko, Idol Val, ay kapatid din kita sa industriya, no? Pero bakit po kayo napasok sa pagiging vlogger talaga at doon po kayo talaga nakilala, no? Actually po, 2003 pa na ano na ako sa Facebook ko nagsisimula. Wala akong planong pumasok ng YouTube. May nag-advise lang sa akin na maganda raw ang ano, pwedeng kitain sa YouTube at pwedeng makatulong sa nga, sa pagtulong sa mga babae. 2016 ginawa ko ito yung YouTube channel. Pero iniwan ko rin po yan. 2019 ako bumalik at maraming nagsabi sa akin na mag-YouTube ka, maganda naman yung pag-YouTube ko po hanggang sa ngayon. Oo, nakita ko napakalaki na ho yung subscriber niyo sa YouTube at sa halos ano yata no, nasa kalating milyon na ba? Tama? Ano na, 865,000. Oh, late na pala ako. 865,000. So, yun no, no? Talaga namang, ang mga video mo kasi, ano, Idol, ay talagang, ano, napaka-inspiring, ano, sa atin pong mga tagapanood na talaga namang makikita talaga nila yung mga kababayan po natin na yung natutulungan. Kasi malaki po ang pabahay program natin, eh. Oo. Alam mo na, pero kung sakali po na talagang ano, kailangan tumulong, tutulong po tayo. Paano po doon sa mga taong medyo nabigo ho na lumapit ho sa inyo, humingi ho ng tulong? Paano ho ninyo sila sinasabihin na mukhang hindi ho kaya yung inyong hinihing tulong o mukhang hindi ho kayo qualified na kayo ho'y tulungan namin? Parang ganun, sir. Ang dami po sa ating lumalapit sa, misa po napunta sa bahay dito mismo, araw-araw napunta dito. Sa text po, mga grabing marami po talaga. Saka sa messenger, na malapit po sa atin. Hindi po natin kaya lahat na ibigay yung kanilang yes. Ngayon, ano yung mas una po, talagang kailangan tulungan, yun ang pong una po talaga. Pagka, ano, kasi pag kayong malakas pa yung katawan, sabi ko, magtrabaho muna kayo. tama. Dahil hindi kaya, napakarami po yung lumalapit sa atin. Hindi kaya. Talagang ang dami po. Buong Pilipinas na eh. Okay, mag-discourage. Sige lang, pinang nasa puso ninyong tumulong, eh, pero tuloy lang po aking tumigil. Yan ay bahagi po ng ating pagtulong sa mahihirap, yung mayroong mga taong nagagalit. Wala ko bakit nagagalit po sila. Hindi, alam mo, sige lang po. Minsan kasi sir, yung mga nagko-comment sa YouTube, kaya ho sila nagagalit sir, para mapansin ho ni... No, tama po yan. Right, so thank you pala si Sir Val. Sir Val, ano yung mga kalimitan na mga talagang binibigyan ho ninyo ng pansin at tinatanggap ninyo para ho ninyo tulungan, Sir Val? Yung mga ano po, senior citizen po, ang aking ngayon na unang tinutulungan sa programa po natin. Yung isang channel ko po na ginawa, yung Val Santos Vlogs, meron siyang 36,000 subscriber. Mm-hmm. Yun ay para po yun sa mga OFW, yung ano doon, yung pag kumita po yun ng malaki-laki, yun ay para doon sa mga OFW yung moving luhaan, parang gano'n. Tulong ko sa kanila. Uh-oh. Actually, hindi ko alam kung nabanggit na sa'yo ni, ano, no, ni kapatid na Renz Alde, kasi nung last time na na-interview ho namin dito, isang OFW mula sa Jeddah, Saudi Arabia, at almost 30 years na siyang di naka-uwi ng Pilipinas dahil siya ay meron na kaso, or siya ho ay parang nakapangutang sa isang lending company sa Saudi at na-hold siya, no? At ngayon ay na-stroke na siya at nabulag na rin yung kabilang mata niya. So siya ho'y nanawagan na sana ho siya ay matulungan, no? At inilapit na ho natin sa iba pa ho mga kakiibigan ho natin, kakilala. Sabi ko nga, kahit paunti-unti pag naipon ay yan ho ay pwede nating maisama-sama at matulungan. Nailapit ko na rin ito sa iyong kababayan, no? Si kilala mo naman siguro ito, yung sa ACIS, si Congresswoman Ninia Taduran, no? Dahil Bicolana din ito, kababayan mo. So, binigay na natin yung contact sa kanya at inaantabayan ho natin ano maging update. So, sa mga ganyan bagay ba, Sir Val, kayo rin ho ay meron din bang pintuan para ho sa mga kagaya ho nila na makakapagbigay rin ng tulong ho sa mga kagaya ho nila? Actually po, kasama sa programa ko yan, yung sa mga OFW yung may problema nga. Pero sa ngayon, dahil nakafocus ako sa mga senior citizen,
ito nga muna yung ginawa ko ngayon. Pero ano po talagang ano, yung aking isang channel po ay para sa kanila yun. Kitain ko doon kasi halos lahat naman eh na kita ko ay ano yung pagturo talaga. Alright. Siguro dati po ang panahon pati sila po yung abutin po natin. Kasi malaki po ang pabahay program natin. Alam mo na, pero kung sakali po na talagang ano, kailangan tumulong, tutulong po tayo. Alright. Oo. Siguro, try ko rin at ikaw, titingnan mo kung meron, kasi nabanggit ko ito kay ano eh, kay Ka-Prince noon, no? Sabi ko, Ka-Prince, baka pwede mong anuin si Bulungan, si Sir Val, Idol Val, baka sakaling meron mo siya may tutulong din. Ibibigay ko yung contact sa'yo, Sir Val, i-message ko sa'yo, o bigay ko kay Ka-Prince. O sige, pero maano ko din kung anong pwede mo ito. Bala ka na makipag-usap dun sa ano, sa OFW. Ever na medyo sa tingin mo ay kaya mo or not, wala nang problema, at least nasubukan mo siya makausap, no? Yan na lang. Oh, sige po. Oh, sige. Yan na lang gawin natin para makapunta po doon. Oo, napakalaking bagay kasi yun na ano eh, idol, na talaga namang mabigyan natin ng pagkakataon yung para makawin na siya sa Pilipinas, no? Ang hirap talaga. Ano na rin siya, matanda na eh, hindi na nga, pagkausap nga namin sa program, pag ni-interview ko dito minsan noon eh, gamit-gamit pa niya, yung parang salamin na makapan, para niya mabasa niya yung mga nakasulat. Sabi, no? So, yung mga ngayon, hindi pa rin natutulungan ng ating pong gobyerno na mapauwi. So, hanggang sa ngayon, nandun sila, at nandun siya, ano, umaasa lang sa tulong ng mga kababayan ho natin. Alam mo, yung tumutulong doon, mga Bicolano rin eh. Grupo ng mga Bicolano, yung sa Mudo Family. Mga Bicolano rin. Yung nagpapakain. O, kapay. Relax, kapay. So, yun ho, na talaga namang kami, kaya ho tayo, kami ho, sa programa, sa MCBO, nagsusumikap ho na makahanap ng mga taong kagaya ho ninyo, kagaya ho na ni Ma'am Ninya Taduran, at kung sino pa na meron ho maaaring maitulong ho sa kanya, para naman, no, kasi kung kami sa MCBO, ano ho kakayanan ho namin, dahil kami ho yung mga mahihirap lang din, na talaga namang ang kakayanan lang ho namin, hindi ganun kalawak, hindi ho ganun kalaki, ano? So meron ho kami mga productor na mga ginagawa, Sir Val. Pero every month ho, minsan tatlo, ganun. Pero sabi nga, maliit lang, hindi talaga ganun kalaki. Actually, minsan nakakarating na kami ng Bicol, mga yung ride for a cause. But yung nagagawa mo kasi, yun ho talagang napaka-importante na pang lifetime eh. Yung mga pabahay na yan, yan ho napaka-importante, Sir Val, di ba? Opo, ito nga din po yung aking ano ngayon, pangalawang asunod kong target na yung mga OFW yung matulungan po natin. Pag umuwi sila sa Pilipinas, mabigyan ng kabuhayan at saka kami pong matulungan sa kanila. Alright. So maraming kawawang ano, maraming kawawang OFW ngayon na umuwi na wala talagang kita. Yes, tama. Buti sana kung galing sila ng Netherlands, kasi kung dito sa Netherlands, nandito po tayo, nandito ho ako para magbigay ho ng kasi ho dito, tayo ho'y meron hong kapartner na foundation, ano, at funded po na Ministry of Justice para sa mga umuwing OFW po rito na nagbibigay ko ng pangunan, pang negosyo at libreng ticket, no? Kaso nga lang, pag mula Saudi Arabia, hindi na ho nila saklaw. So, napakalaking bagay na yung kalamitan ko kasi naabuso eh, mula ho Saudi Arabia eh. Pero bago yan, isa pa palang tanong, ano? Sir, gaano kahirap yung inyo pong ginagawa bilang isang vlogger na hinihingian ho ng tulong ng halos karamihan na libo-libong mga mamamayan natin? Paano po ninyo ina-approach kung sa tingin ho ninyo? Kasi hindi lamang isa, dalawa ho yung humingi ng tulong sa inyo. Paano ho doon sa mga taong medyo nabigo ho na lumapit ho sa inyo, humingi ho ng tulong? Paano ho ninyo sila sinasabihin na mukhang hindi ho kaya yung inyong hinihingi tulong o mukhang hindi ho kayo qualified na kayo ho'y tulungan namin? Parang ganun, sir. Ang dami po sa ating lumalapit sa, misa po napunta sa bahay dito mismo, araw-araw napunta dito. Sa text po, mga grabe marami po talaga. Saka sa messenger, lumalapit po sa atin. Hindi po natin kaya lahat na ibigay yung kanilang ngayon, ano yung mas una po, talagang kailangan tulungan, yun ang pinuuna ko po. Pagka, ano kasi pag kayong malakas pa yung katawan, sabi ko magtrabaho muna kayo. Tama, tama.
dahil hindi kaya, napakarami po yung lumalapit sa atin, no? Hindi kaya, talagang ang dami po. Buong Pilipinas na eh. So pero lahat sir, Pilipinas na yung lumalapit po sa atin. Oh, lahat pa ng mga tinutulungan nyo, paano nyo sila, diba, pag sa ibang lugar na, paano po ninyo sila talagang biniverify or ini-evaluate na talagang karapat dapat silang tulungan? Anong ginagawa nyo, ano, pamaraan? Ano po, noong kasi meron ng coordinators na ano, coordinators na kinukuha sa iba't ibang probinsya na siya maghanap ng mga dapat tulungan. Nag-iikot sila sa mga barabarangay, ganyan. Tapos sinisim yung videos, yung pictures, tapos pagbala ko ng pera sa kanila. So yan ba? Yung iba ko, pupuntahan ko. Oo. Pag hindi nyo na kayang punta, medyo malayo na, talagang ganun ang ginagawa nyo. Pero sa mga ganun ba, bukas yung inyo pong pagtulong, no, para sa pangkalahatan, hindi lamang sa Bicol region, kundi maging sa iba't ibang mga lugar. So open na kayo tatanggap pag magpadala hos ng mga video sa inyo. At sa tingin nyo ay kaya nyo tulungan. Ano akong ano eh, meron akong Ilocos, Surigao, Mindanao, na nabigyan po na pabahay program po natin. Hindi lang po sa Bicol region, no. May Ilocos na Surigao, may babaw na po tayong binigyan po ng pabahay. So halimbawa ba sir, no, ito, sasamantalay ko rin, hindi ko naman kita inaabuso sir. So halimbawa, may lumapit sa bigla ho, may lumapit sa amin sa programa, sa MCBO at sa Kamao. Eh baka kailangan niya ng bayad, mahirap na mahirap. Eh pag wala ho kami pagtutulong, pwede ba namin ibigay sa inyo sir? At sa kayong... Opo, dito. Opo. Yun. Kapres, oh, alam mo na. Yun, si Kap, si, oh, si Idol Val, ano? Oh, yan. Kasi sa amin naman, hinahanap naman namin na, ano, na mga humingi ng tulong. Ay, hindi naman ho para sa amin, kundi para ho sa kanila. So, siyempre, dahil ho sa, kung sino ho may kakayanan na magbigay ho ng tulong, doon ho namin pinapasa. But, siyempre, sir, bigyan din kita ng... Sige, sir, quiet, sir. Opo. Saka ngayon po kasi akong programa sa mga small YouTuber na gustong tumulong din po. Kahit hindi siya charity vlogger po. Halimbawa, ang content niya iba sa content namin. Basta ang promise lang po namin na kahit 30%, 20% na kanyang kita sa YouTube, itulong sa iba, sa mga mahihirap. Eh, halimbawa, sir, ako pala sir, mayroon din akong YouTube. No. Lingat official partners. Meron silang ano, monthly allowance po, 10,000 to 20,000. So, bala ko yung taon, 50 na YouTuber po yung aking matulungan. Oh, so, gano'n na karami yun, sir? Yung mga YouTuber ngayon na pumapasok ko sa inyo mo, nagkaka-interest ako bigla. Ay, ano pa lang, ito na, sa 23 pa lang po yung aking ano, natulungan na talagang meron silang monthly allowance lang, punting tulong po mula sa atin. So halimbawa, sir, ko pisking, ganun. So halimbawa pala sir, ano, pag yung YouTube ko ipasok ko, no, eh, wala naman mapupunta sa akin kundi sa kanila lahat eh. Magkasunod ipasok ko lang doon para mayroon din siyang kahit papano. Pwede ba yun sir? Opo, pwede po yun na po. Pwede man po yun na ha. Ayun, pero hindi kasi na pwede pumasok. Ayun, yun naman pala. Talaga namang napakabuti. Meron ka pong YouTube channel, di ba? Meron ka sir. Ano, mag-connect tayo. Sige sir. Meron po kayo. Lagi nga sila shoutout to ni, ano, ni Kat Prince eh, yung founder bong Kamao sa radyo. At wali, nandun naman yung iba. Oh, sige. Sige sir. Tingnan ko yung ano mong channel mo. Ikitahin ko po. Marami akong mga video din na mga ano humanitarian sa amin sa MCBO. Pero hindi ko, yung iba, hindi ko na pinupost kasi niyaan ko na lang. Basta malang niya, nakatulong, nakapagbigay saya. Pero minsan kasi talagang sumasakit yung ulo mo talaga na hindi, kaya yung sinabi mo na kung wala ka naman pantulong pag may lumalapit sa'yo, talaga minsan yung problema ng iba, pinupakaray mo. Talaga mahirap. Diba? Pero siyempre sir, bago kita, dahil kanina puro na pag-usapan natin, puro positive, eh baka hingyan din kita ng komento mo or mensahe mo sa iyong mga basher sir na alam naman natin yung iba ho kasi gagawa ka na mabuti. May mali pa rin sila nakikita na sabihin nila parang ginagamit lang natin o kung sino man yung mga nagpo-content ng mga ganitong video, yung video para pagkakitaan mo yung mga mensahe sa kanila sir. Opo, ito sa mga binakakaintindi sa ginagawa po natin bilang charity vlog. Sige lang, kung dyan sila masaya, walang problema nga sa atin. Para sa akin po, yung aming pagtulong ay wala po makakapigil kasi marami na kailangan. Kung ayaw nilang tumulong tayo, okay, nasaktan na po yan. Basta kami po dito sa ano po, bilang charity vlogger po, kami po ituloy-tuloy po sa aming programa.
Alright, ayun. Yan lang po yung aking pwedeng sabihin. Okay, so nandyan po yung iyong napakaraming mga tagahangang mga vlogger ngayon. Ano, yung grupo mo na talaga namang sila ay talagang tinutulungan mo ngayon na Idol Val.